Umiyak at nahimatay si Bride matapos makita ang dating kasintahan. Ito ang figura ng isang ikakasal. Ang araw ng kasal ay dapat na isa sa pinakamasayang araw para sa ikakasal. Sa araw na iyon, makakatanggap sila ng maraming pagbati at pansin mula sa mga inaanyayahang panauhin. Ngunit kakaibang pangyayari naman ang nagpalipat-lipat sa social media tungkol sa magkakaibang bersyon ng kwento. Ang babaeng umiiyak sa kasal, ang babaeng nasiraan ng bait, bride na nagwala at nahimatay matapos lapitan ng lalaking nakaitim. May kaugnayan nga ba sila sa isa't isa? Ano ang totoong bersyon ng kwento? Bago tayo magpatuloy, pahingi naman ang konting suporta mga kasikreto. Huwag mo rin kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa darating pa nating video. Ngayon ay pag-usapan muna natin ang kasal ng mag-asawang Dedi at Aulina mula sa S. Lumbak, Tenggara, Indonesia. Biglang nag-viral ang video na ito at kumalat sa iba't ibang mga platform ng social media. Nagbigay din ng iba't ibang mga tugon sa paglitaw ng paglilinaw mula sa hysterical bride. Maraming komento na nagpagulo sa ilan. Bakit kailangan mong himatayin upang makakuha ng pansin at maging viral? Hindi ba mapapahiya ang iyong sarili at ang iyong sariling pamilya? Mga salitang binitawan ng ilan at madami rin ang nalungkot sa pangyayari. Sa 3 minutong video na na-upload, makikita na ang ikakasal ay masayang tumutugon ng mga inimbitahang panauhin na binabati sila. Ngunit nang umakyat ang isang lalaki sa pasilyo, binati rin niya ang ikakasal. Bago pa man bumaba sa pasilyo, ang lalaking ito ay nagbigay din ng isang mainit na yakap bilang tanda ng pagkakaibigan sa lalaking ikakasal. Biglang nagalit ang bride na sumisigaw at hysterical hanggang sa mahimatay ito. Ang lalaking ito ay may oras lamang upang batiin ang ikakasal at kaagad na hiniling na umalis ng pamilya ng babae. Matapos ang video na ito ay naging viral sa mga netizens. Maraming pinaghihinala na ang pag-aasawa ay resulta ng arranged marriage sa pagitan ng mga magulang na pinilit ang kanilang kalooban sa ikakasal. Sa video, sinabi ng lalaking ikakasal na kailangan niyang magbigay ng paglilinaw dahil pagod na siyang humarap sa maraming maling paratang mula sa mga netizen hingil sa kasal niya. Siya si Dedi, ang groom. Kahit na hindi niya nararamdaman na ninakaw niya ang kasintahang babae sa iba, alam niya na sa figura ang kanyang magiging asawa ay isang solong babae o dalaga. Dahil sa viral video ng pagdating ng dating kasintahan ng kanyang asawa, aminado si Dedi na natapakan ang kanyang pagkatao. Sa unang araw ng kanilang pagsasama ay hindi niya tinabihan ang asawa. Sa ibang silid siya natutulog, aminado niya. Nararamdaman pa rin niya ang pagkabigla sa nangyari sa kanyang kasal. Ayon kay Dedi, hindi siya nangihinayang sa nagastos sa kasal o anumang material na bagay. Ang masakit ay ang pagkawala tungkol sa kanyang kumpiyansa sa sarili at pamilya na nawasak dahil sa aksyon ng kanyang asawa. Hindi lang yon, mas lalo pa siyang nasaktan dahil sa mga salita at iba't ibang komento na ipinupukol sa kanya ng mga tao. Pang-insulto ito para sa kanya. Siya ay itinuturing na isang mga agaw na tao. Sa katunayan, sinabi ni Dedi na hindi niya kilala ang dating kasintahan ng babae. Hindi matanggap ni Dedi na sirain ang relasyon ng tao, pabayaan ang pagkuha ng pag-aari ng iba. Hindi niya ninakaw ang kasintahan sa isang tao o pinilit na pakasalan siya. Para sa kanya, ang kasal na inayos ay batay sa kasunduan ng parehong partido. Walang pamimilit sa kasal. Bago ganapin ang kasal, magkakasundo na ang parehong partido. Nagsagawa sila ng kasunduan sa kasal na may 1 dote at 2 gramo ng ginto at nagsagawa ng 1 kasal sa bahay ng mga magulang nila. Pagkatapos, tungkol sa sapilitang kasal, ito ay talagang hindi totoo. Kaya't ang lalaking ikakasal na si Dedi ay nagbigay ng oras para daw sa babae na mag-isip at mabilis naman itong pumayag. At ang buong akala niya na walang pag-aalinlangan ang babae. Pinaghihinalaan umano ng pamilya na ang babae ay umiiyak ng hysterically at nakikipaglaban dahil lamang sa nais niyang maging viral. Gayunpaman, pinagsisihan pa rin ng pamilya ni Dedi ang ugali ng nobya. Nang tuluyang nag-viral ang video sa iba't ibang mga platform ng social media, pagkatapos ay ang lalaking nakaitim o kilala bilang dating kasintahan ng ikakasal ang nagsalita.
Siya si Adrian. Ang lalaki na kilala bilang Adrian ay residente ng West Lumbac. Siya ay nagpaliwanag na ang kanyang presensa sa kasal ay upang matupad lamang ang paanyaya sa kasal. Inamin ni Adrian na dumalo siya sa paanyaya sa kahilingan ng ikakasal at ito naman ay kanyang pinahalagahan. Hindi siya napunta roon upang gumawa ng gulo o ano paman. Nais niya lamang pahalagahan at nais na makipag-ugnayan, ngunit ang naging tugo ng dating kasintahan ay hindi niya inaakala. Sinabi ni Adrian na marami siyang alaala kasama ang kanyang dating kasintahan. Maraming alaala. Siguro sa oras na iyon, naaalala niya pa rin at ngayon hindi siya naniniwala sa kanyang sarili hanggang sa magkaroon siya ng isang seryosong relasyon. Mabuti ang kanyang hangarin na pumunta roon. Sa katunayan, handa daw siyang pumunta mula sa West Lumbac patungong East Lumbac upang makita lamang ang ikakasal habang may matamis na ngiti. Masaya daw siya kung masaya ang dating nobya. Humingi ng paumanhin si Adrian sa pamilya ng ikakasal para sa insidente. Aulina, ang hysterical bride. Sa gayon sa kaganapang ito, matapos ang nangyari, inamin ng babae na hindi niya talaga mahal si Daddy. Naging tahimik lang siya, kumbaga, nahihiya sa kanyang mga magulang para magsalita. Nawalan siya ng boses sa tunay na damdamin. Okay lang na maghukay ng sarili mong libingan, sabi pa niya. Sa palagay ko, mahal lang niya ang pera niya, sabi pa ng hysterical bride. Ngayon ay naiulat na ang viral na kasal na ito ay natapos sa isang diborsyo pagkat umano si Daddy ay nakaramdam ng pagkapahiya para sa hysterical ng pag-uugali na isinagawa ng nobya. Sa katunayan, ang pagkawala o nagasto sa kasal ay tinatayang 100 milyon, ngunit humingi lamang ng kabayaran na 50 milyon. Ang kaso ng video na ito ay naging viral din sa mga netizen sa Facebook, Instagram, TikTok at maging sa Twitter. Nagbunga ito ng iba't ibang tugon. Ngunit ang kasal na ito ay naganapan noong December 2, 2020. Maaaring magkaiba ang mga pinagdaraanan ng mga taong ito. Pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Ngunit at tiyak ay pareha silang nagmahal. May koneksyon man sila sa isa't isa o wala, ang tanging tiyak ay parehas lamang silang nagmahal at nasaktan. Ano't anuman ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayari, wala tayo karapatang manghusga sa kanila. Ito ay patunay lamang na hindi tayo perpekto. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pakikinig. Comment down below para sa inyong mga komento. Salamat and God bless.